أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kahapon, tinalakay natin sa ating Aqida series ay ang Aqsamul Mahabba, ang mga uri ng pag-ibig. Huwag ho natin kakalimutan na ang topic natin, nandirito pa rin tayo sa maudor ng Pillars of Ibadah, Worship, yung pagsamba. Ito ay binubuo ng Al-Mahabba, Al-Khawf, Al-Raja, tatlong bagay. Ngayon, dahil natapos natin kahapon ang Al-Khawf, ang Mahabba, yung pag-ibig, ngayon naman ay ang tatalakay natin, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay ang Al-Khawf. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Al-Khawf? Ang mga ulama ay nagbigay sila ng ta'arif o definition. Sabi nila, huwa infi'alun yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun aw dararun aw ala. Sabi ng mga scholar, ito raw yung bagay na biglang nangyayari dahil sa pagkakaroon o pangyayaring ng isang bagay na katakot-takot o di kaya kapinsalaan. So dahil doon, nagkakaroon ka ng pangamba, nagkakaroon ka ng takot. So sa literal, ito ay tatawag na takot. So bakit ho natin ito dapat inaaral? Sapagkat ito ay maraming itsura, kaya depende ang hatol nito, ang hukom nito, naaayon sa kung ano ang pamamaraan nito. Kaya't sinabi ng mga scholar, merong itong mga anyo. Ano ang mga anyo, mga uri nito? Maraming uri yung Al-Khawf. Merong Shirkun Akbar. Ito ay nagmumukha, nag-aanyo na malaking shirk. Pangalawa, ito ay nagiging haram. Pangatlo, ito ay nagiging jaiz, maaari. Pang-apat, ito ay nagiging pagsamba. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ay yan ho ang ating ipapaliwanag sa maiksing oras na ito. Paano siya nagiging shirkun akbar? Malaking uri ng pagtatambal. Wahu khawfu asir. Ito ay nagiging shirkun akbar, malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang pagkatakot ito ay sekreto. Tulad ng an yakhafa ghayra Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Yung meron siyang kinakatakutan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa bagay na walang may kakayahan nito maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung merong bagay na dapat mong pangambahan at kinatatakutan, na ang bagay na yon ay tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakokontrol nito, ang may kakayahan nito, yun po ang itsura o anyo ng pagiging shirkun akbar nito. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Imran, verse number 175, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Huwag na huwag nyo silang katakutan. At ako ang inyong katakutan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tunay nga na kayo ay mananampalataya. Ibig sabihin, halimbawa na lamang, kung ang mga bagay na yun, ano ang dahilan kung bakit ka natatakot, ang dahilan mo halimbawa ay bagay na walang may kakayahan nito maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos natakot ka sa kanya, so ibig sabihin nakapagtambal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagkatakot sa mga jin na kung saan ay sumusobra na hanggang sa pinananampalatayaan mo na meron silang kapangyarihan na
inihalin tulad mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan dapat ay tanging Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may kakayahan nito. Kaya yung iba ay nahuhulog sa pagsasagawa ng shirk dahil nakikipagkaibigan sa kanila, humihingi ng tulong sa kanila, nagpapakupkop sa kanila, ha? Kaya naman, kung ano-ano na lang ang order sa kanila ng kanilang mga kaibigan, jin, na kung saan di nila alam, papalapit na pala sila, mahuhulog na pala sila sa shirk. Number two, ito ay magiging haram tulad ng ang yatruka wajiba, pag-iwan sa wajib, o wa an yartakib al muharrama, yung magka-commit siya ng nagsagawa siya ng isang haram, khafa minan nas, dahil sa pagkatakot niya sa tao. Meron kang dapat gawin na wajib, subalit kinatatakutan mo yung taong yun, kaya hindi mo siya nagawa, siya ang sinundan mo, at wala kang ibang reason kundi ang taong yun ay pinaniniwalaan mo na makakapagbigay sa iyo ng hindi maganda, o mayroong gagawin sa iyo ng hindi maganda, kaya nakagawa ka ng haram dahil sa pagkatakot sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala takshawun nas wakshawun, huwag na huwag niyong katakutan ng mga tao, at ako ang inyong katakutan. Halimbawa lamang, kung ikaw ay isang daya, tapos meron kang mga wajib, meron kang mga obligatory na dapat gawin, subalit merong isang tao sa iyong pamayanan na pinangangambahan mo, kinatatakutan mo, kaya hindi ka ngayon nakakapaggawa ng inyong mga na iyong gawaing mga obligasyon, so maaaring ito ay mahulog siya sa haram. Hindi man ito mahulog sa shirkun akbar, subalit mahulog ito sa haram. Basta bagay na mapipigilan kanya doon sa pagsasagawa ng wajib, at may tutulak kanya sa pagsasagawa ng haram dahil kinatatakutan mo yung tao na yun, na hindi naman ito mabot sa punto na inihahalin tulad mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinaka minimum, akala siya, ikaw ay nakagawa ng haram. Pangatlong itsura ng pagkatakot ay yung normal o yung tinatawag na allowed. Pwede, dahil ito ay likas na meron tayong takot. Nilikha tayo ng Allah na merong takot sa atin. Ano yung halimbawa nun? Nakakita ka bigla ng isang leon, isang mabangis na hayop, isang aso na nangangagat. So, bigla ka na lang nakaramdam ng takot. So, yan po ay normal, at hindi naman ito napapasok sa shirk, at hindi rin ito napapasok sa haram. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Musa, dahil meron siyang nasuntok mula sa mga Bani Israel, kaya sa kinaumagahan doon sa kanilang lugar ay siya ay nangangamba, natatakot. So, normal lang yun. Kung halimbawa, meron kang kinatatakutan na isang leader, so, normal yun kung ano yung naramdaman mo dahil sa meron kang halimbawa nagawang pagkakamali sa kanya. Itong al-khawf ay maaaring itong maging ibada. Ibig sabihin, maaaring ito maging uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano? Sinabi, huwa al-khawfu minallahi wahdahu la sharika lah. Kung halimbawa, meron kang tinding pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala ka nang kinatatakutan pa. Wala na. Maliban sa kanya, so ito ho ay magiging ibada. Magiging kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. At sino man ay para sa taong kinatatakutan niya, siya ay nangangamba sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating siya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ay ano ang kanyang gantimpala? Bibigyan siya ng Jonathan. So, sa madaling salita, ang uri ng khawf sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging mahmud at saka magiging, number one, magiging mahmud, pangalawa, magiging ghair mahmud, madmum. Paano siya magiging mahmud? Kapuri-puri. وَهُوَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَيَحْمِلُكَ عَلَىٰ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ. Ito yung bagay na sa pagitan mo at sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagsway sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maitutulak kanya sa pagsasagawa ng wajib at pag-iwan ng haram. Ibig sabihin, dahil meron kang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at dahil sa pagkakaroon mo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya hindi mo nagawa ang bagay na yun nang mas kinatatakutan mo Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaparusahan kaya napigilan mo yung sarili mula sa bagay na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapuri-puri. Paano naman ito magiging madmum? Opposite ng number one. وَهُوَ الَّذِي يَحْمِلُ الْعَوْدَ عَلَى الْيَأْسِ وَالْقُنُوتِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ito ay, kung ang yung takot na yun ay sumobra, dahil ito ay naging dahilan upang magkaroon ka ng kawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay madmum. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapatid, nawa ay gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw ng ating pagsasagawa ng mga kabutihan at lalo-lalo na sa ating walang sawang pakikinig sa ating mga programa ng Aqida Series. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.